Hello mga ka-legit Davar Cards! Another updates po tayo ngayong araw kung saan lumabas na ang tunay na dahilan kung bakit unti-unti nang kumakalas at tumanggap na ng ibang engagement ang host ng Tape Bulagta. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo patuloy na magpatuloy sa ating po mga updates ngayong araw, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga Davar Cards po natin na sumusubaybay at lagi pong nakatutok ano, sa araw-araw nating updates patungkol po sa EAT. At ngayong araw ng Lunes, happy Monday everyone, dahil talagang namang marami po talaga ang nananabik na manood. Kahit ako po mismo nanabik ako kasi I expect na today is the first day of Miss Atasha, the newest legit Davar Cards po, ano? Pero ngayon nga narinig lang natin yung kanyang boses because Atasha has something to do first, no? May mga bagay siyang kailangan po munang gawin bago pa po natin siya ulit makita. Pinaghahandaan po ng EAT ang pagsisimula ni Miss Atasha Mulak dito po sa panibagong dito po sa kanyang bagong journey as a legit Davar Cards and newest host po dito sa EAT. Pero syempre ngayong araw pinasaya naman tayo ng So Goodbye mga kapatid segment, ano, dahil ito na naman si Jose, ang dami na naman niyang pinamigay. Ayan, ito raw po yung isa sa mga proyekto niya, yung anti-sunog bahay. So talaga namang hindi sila naiisip na nauubusan ng mga ideas, ano? So maraming salamat sa mga creative staff ng EAT. And for today's video, pag-usapan natin ito, no? Kasi matapos ng kumalat sa social media at sa lahat ng social media platform ang patungkol nga sa pagbabawas ng mga daily host ng EB, na ito po ay isa sa mga talaga namang rason eh nagko-cost-cutting po sila. So dahil po dito, kumalat po yan sa social media na pag-usapan hanggang sa nagsanga-sanga na ang mga balita patungkol po dito, ano, dahil nakita naman natin parang sunod-sunod ata ang kamalasan na nagaganap dito sa Tape Bulagta. Dahil kung mapapansin niyo, ang Tape Bulagta si kumuha sila ng mga new urgency na mga host, no, pero hindi naman po talaga doon nakukuha yun eh. Kahit sobrang dami, isang tambak, isang kumbaga parang sobrang dami ng mga host na pinagkukuha nila na hindi naman kilala. Dahil yung mga GMA Sparkle na artist po ng GMA ay hindi po talaga tinatanggap yung offer nito pong Tape na mag-host po sila dito. Ang talagang matapang lang na tumanggap itong si Paolo at saka itong si Buboy, dahil may mga, syempre alam nyo na, may mga babayaran sila monthly, kailangan nilang tanggapin, ano? So dahil dun pati po sila ay damay sa galit ng netizen. Pero alam nyo po ba na sunod-sunod ang kamalasang nangyayari sa kanila? Una, yung kanila pong iniharap na testigo doon po sa nung nakaraan sa Metropolitan or Marikina Regional Trial Court, sambagaling yung Metropolitan, Marikina Regional Trial Court, kung saan humarap si Vincent Busho at nadulas ito pong si Vincent, ano, na sinabi niya ang katotohanan na si Bossing po talaga ang tunay na may likha ng kanya pong kanta. So dahil dito medyo napakamot po, no, ito pong si Miss Abraham Garduque, kasi alam naman natin na bago sumalang ang testigo dito po sa nasabing trial, kailang dadaan pa po yan sa kanilang mga abogado, tuturuan po sila kung anong dapat nilang isagot. Pero dahil ang katotohanan lang ang magpapalaya sa kanila, eh hindi na po talaga nakapagpigil si Mr. Vincent Busho dahil po sa mga cross-examination, cross questions, no, na tinanong po ni Attorney Enrique ng Divina Law, ay hindi na po siya nakapag-deny na talagang si Bossing talaga, no. Pero kasabay nga niyan, ito pa yung mga problema kinaharap nila dahil may cost cutting nga dito. Kung matatandaan niyo, ginawa po nila yan dito po sa Branded Eat Bulaga na si Raisa ay 3 beses lang po nila pinapapasok sa buong linggo. Dahil may cost cutting daw yon. Pero ang totoo, hindi talaga nila gusto si Raisa dahil sabi, hindi naman daw kagandahan. Diba? Ang pangit ng dahilan. Pero nakita naman ninyo ngayon si Raisa, no? At talaga namang nag-step
nagsistep up si Raisa sa pagiging host po ng EAT. So ito nga po yun, oh, usap-usapan sa social media ngayon ang gagawing pagbabawas di umano ng daily host ng noontime show na Eat Bulaga. Pero nilinaw naman daw ng Tape Incorporated na wala daw silang tatanggalin. So nilinaw nila yun. Wala silang tatanggaling regular host sa kanilang noontime show. Magsasalit-salitan o mag-a-alternate lang daw ang ibang host sa iba't ibang araw. Tanging sina Paolo Contis at Isko Moreno lang daw ang mapapanood sa show mula Lunes hanggang Sabado. At ayon pa sa ilang chika na ito ang dinasabi nilang ano, rason, no? Ito po yung sinasabi nila na ito raw mga host na ito ay tumanggap na ng ibang projects sa GMA 7. So dito tayo. Ang tanong, bakit nga ba sila tumanggap ng ibang projects, ng ibang offer? Kasi po may mga bali-balita na dyan po sa loob ng Tape Bulag pa, no? Ito pong programang ito is hindi po pantay-pantay ang kanilang sweldo, no? Maaring ito, ganito lang yung sweldo mo. Example, ha, sa isang grupo kayo, ikaw 3,000 sweldo mo, ikaw 1,000, dahil 1,000. Kumbaga parang hindi, kung tutuusin naman lahat po ng mga baguhang host nila dyan, puro bago naman, di naman talaga kilala eh. So, kumbaga parang pinipili lang nila kung sino yung may mataas na sweldo. Kumbaga hindi pantay-pantay yung pagbibigay. Siyempre kahit ako, meron ako mga gastusin, tatanggap ako ng panibago kong racket na pwedeng mag-suffice dun sa aking pangangailangan, di ba? So, eto na nga, unti-unti na silang nagbabawas. Ang kasunod niyan, magtatanggal na yan. Pero mind you, hindi nila ipapaalam yan sa publiko dahil kahihiyan nila yan. Ganyan po ang ganyan ang bulagta. Dahil ayaw nilang mapahiya sa tao. Pero ang totoo, ang reality ay unti-unti na nga nalumulubog, ano. Ay nako, bahala na nga sila. So anyways, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa last update po natin na mag-uumpisa tayo dito po kay Ma'am Shi. Lyndon De Leon, Mr. Lyndon De Leon said, Divina Law lawyers are great trial lawyers compared to a non-garduke. Tape will have their headache coming. Ayun. So ito po yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo, magaling po talaga tong mga lawyers po ng Divina Law. Talagang mga international po sila nag-aral at talagang masasabi mong may binubugayan. Sabi ni Atadeo Roa Tadero, pag nabalik na lahat sa TBJ, sure mapapahiya yung mga host na si Isko, Paolo Contis at Bunoy. Bonoy, okay lang sana tinanggap nila at trabaho lang yun. Kaya lang kung may nag-utos sa kanila, laitin ang TBJ at ginaya pa lahat ng palat. Isasali kay yan, yumabang kasi agad. Sabi ni Mr. Marvin Martinez, Road to Miss Universe, you have a blood to be beauty queen like your mom, Charlene. Congratulations, Natasha Mulak, you make the right choice. You make the right choice, step to success. Welcome to the Dabar Cuds for being host, the number one unstoppable rating in noontime show, EATTBJ Dabar Cuds, the original Eat Bulaga, 1979 up to now. Ayun. Thank you po, Mr. Marvin Martinez, sa palagian ninyong panonood. And of course, sabi ni Mr. Ong Nilo, TBJ na ang pinapanood namin mula nang ikasal kami ng misis ko since November 1979. Up to now, sila pa rin ang number one noontime show para sa amin. Ayun. Ayan po talaga yung mga totoo at legit na Dabar Cuds, ano. Talagang from since day one, nandyan na po kayo. Hanggang sa lumipat na po sila, hanggang sa ngayon ay talagang kasama pa rin natin sila sa pananghalian. Kaya naman maraming salamat po sa inyong lahat. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.